Betul tu. I love you, Nani. Hi. Hello. Tasa ko, Mai. Galaw ko lang. Galaw ko lang. Masarap pa rito. Mas okay, di ba? Totoo ako, kanina pinag-uusapan namin ni Congresswoman Apple Yeto na maganda dito, komportable ang tao, panata, tapos dinadiretso ng... Tingnan natin kung sino ang pinakamalakas. Tingnan natin ha. Doon sa Courtly. Hi! Hello! Malakas. Dito naman sa Wakari. Hi! Hello! Patalo. Musa kaya itong nanga? Hi! Hello! Gising na gising ang mga mahal kong lolo at lola. Saka nanay tatay ko. Kamusta kayo? Okay, salamat si Diyos. Salamat si Diyos. I love you. Pabalik na ako. Pabalik ko na, hindi na ako galay. Uwi na naman. Then, salamat sa Diyos. Dala ng... Buhay tayong lahat. Kahit anong hirap ng buhay na dinaranas natin, maraming salamat sa Diyos. Sapagkat, kung inyong maalala, 2-3 years ago, lahat tayo nangangamba. Natatakot tayo. Dalawang pinangangambahan natin. Kaligtasan, dala ng COVID-19, at pagkagutom, dala ng masamang sitwasyon sa hanap buhay ng tao. Okay, salamat sa Diyos. Kahit pa paano, nakaraos tayo. Nakatawid tayo. Buhay tayong lahat. Kaya, habang buhay, may... Ako, okay, magalala. Maraming salamat sa pagtugon ninyo sa aming paanyaya. Bagamat kayo may mga personal na gawain sa bahay, tinugon ninyo ang aming imbitasyon. At umasa naman kayo. Naku, huwag kayong mag-aalala. Hindi kayo uuwing konsumido. Opo, hindi namin kayo pauwi na punong-puno ng puot, galit, inis, dahil puro panira lang ang maririnig ninyo. Di po, ang sabi ko po sa Your Next Choice, mabigat po ang bili ko sa kanila. Alam ninyo, pinuntahan kayo ng utaw, binigay sa inyo yung oras. First time kayong tatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin nyo. Kung kayo naman, re-electionista, sabihin nyo na lang kung ano ang ginawa nyo. Because you let the people decide later on. Tama po ba? Kasi paghahalalan, alam naman ng lahat, yung mga politiko, magkakaaway. Yung magkakapitbahay, magkakaaway din. Tapos, yung mga puno, pati na. Yung kaming bahay, magkakaaway. Nag-i-stira pa yun. Tama ho ba? Kaya, kung manatag kayo, walang ganon dito. Kamusta? Tanong, mag-real talk lang tayo. Bakit ba kayo naghahanap ng ibang mayor eh meron namang nakaupong mayor? Isi-isi po, sabi mo, ikot lang yan. Sabi mo, okay, magkagalit eh. Eh, kaya ko naman yung naitanong, ang pinagtataka ko kasi, kahit bago pa mag October 8, pag kumiikot ako sa Maynila, ang sinisigaw ng tao, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Eh, kaya ako nangangamba. Bakit po ako nangangamba? Dahil yung mga nakaupo, mahal ko po yung mga yan.
Sa totoo lang, ano lang tayo ang magrerento? Alaga ko po yung mga yan. For 20 years, bakit po? Dahil sa pagtanaw ko ng utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo naman yan pare-pare. At tayo naman, isa sa ugali ng mga Pilipino, nakakaiba na ating pinagmamalaki, itinatangos natin ng ilong. Yung pagtanaw ng utang na loob. Tama po ba? At ang utang na loob, walang katapusang bayaran. Tama naman. Kaya, yung hindi nakamit ni Boss Danny, nagtulong-tulong tayong lahat, naiayos natin sila at nailagay sila sa pwesto. Ngayon, kung sila ay nagbuti sa trabaho o hindi, ay hindi naman ako para humusga. Taong bayan naman ang humusga nun. Tama po ba? Tingnan natin kung talaga bang naarugan natin. Kung naisaayos ba natin sila. Tingnan po natin. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo. Asawa ni ate. Si ate. Ilan sila? Happy? Masaya naman ako. Masaya naman ako kasi alam mo, pag tumatanaw ka ng utang na loob, talagang pinipilit mong gampanan yung obligasyon niyo. Ayan, nandudo na sila. Tingnan po ninyo. Maganap kayo ng kahit isang dumagoso sa City Hall ngayon. Wala! Kahit isa lang. Wala! Alam niyo bakit? Sinantabi ko muna yung mga anak ko, inayos ko muna yung mga anak ni Boss Danny. Ngayon, dahil tayo naman, hindi lang bilang Manileño, bilang Pilipino, nag-agree tayo na ang pagbayad ng utang na loob ay walang katapusan. Ang pakiusap ko naman, baka naman po pwede sa ibang paraan na lang ako magbayad ng utang na loob sa kanila. Bakit? Eh may utang na loob din naman ako sa taong bayad eh. Kundi dahil sa Diyos at sa inyo, wala rin ako sa kinalalagyan ko ngayon. Masama bang makinig ako? Eh ang nagsisigawan, taong bayan, bumalik ka na. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Eh bigla na galit sa akin, wala nang bumalik! Panood niyo? Nagulat din ako eh. Hindi naman ako nagsasabing bumalik na ako. Ang tao nagsasabing bumalik ka na. Eh sila parang ayaw. Para sila lahat ngayon ay nagagalit sa akin. Hindi pa ba sila masaya? Kahit pa paano. Hindi na siguro sila magkakamali sa paglilikod sa bayan. Bakit? Lima-lima na sila na doon. May dalawa pa. Hindi ko nalang babanggitin. Pero imagine, they were given opportunity to live. Now, kung sila nga ay naging mabuti, hindi talaga kami. Kaming mga politiko ang magsasabi kung i-renew yung kontrata. Taong bayan ang magbibigay ng renewal ng kontrata sa mga taong bayan. Just every 3 years, we renew our contract of services to the people. Eh, nagugulat ako ngayon. Akala ko naman, itutuloy na lang nila. Yun din ba ang akala ninyo? Yung nasimulan natin, yun din ang akala ko kasi. Bakit? Hindi ko naman sila pinagkaita ng pagkakataon. Lagi ko nga silang nasa tabi. Hindi ko naman sila pinagdamutan ng kaalaman. Itinuro ko rin sa kanila paano paglingkuran ang mamamayan. Lagi ko silang kasama. Pati yung congressman ninyo. May pasalita-salita pang we were betrayed. What? Mag-shota tayo? Hindi, totoo. Real talk lang naman. Chihuahua. Ang taba din ang utak ng audio man dito. Hindi, o. Di ba? Bakit sila nagagalit? Tingnan ninyo.
Ang buong akala natin, itutuloy na lang nila. Akala ko, akala nyo. Ngayon, kamukat-mukat mo eh. Sasaglit lang ako. Wala naman. Nawala. Nalingat lang ako saglit, iniba-iba na nila. Tingnan po ninyo, ha? Una, particular na to sa mga senior citizen. Tingnan ninyo, ha? Kayo magpatotoo kasi ibang distrito, ibang senior, ito rin ang sinasabi nila. Totoo ba na kapag hindi mo nakuha yung pension mo ng first quarter, wala na siya at forfeited na siya sa second quarter? Wala! Totoo? Totoo! Di pare-pareho kayo ng ginawa sa inyo. E nung araw sa atin, hindi. Ito ha, mag-real talk tayo ha. Mag-real talk tayo. Marami dito, inabot pa si Mayor Lacson. Si Mayor Villegas. Ayan, o ayan ha. Ibig nalang sabihin, kaya ko yung nasasabi, sa hinahaba-haba ng panahon ng pamumuhay niyo sa Maynila, madaming nagdaang mayor. First time, may isang batang mayor nakapag-isip ng pensyon ng senior citizen. Tama po ba? First time. Mayaman, middle class, mahirap, may sakit, wala. Botante, hindi botante, pantay-pantay, take pa 500. Tama ba? Totoo bang first time? Baka si Mayor Lacson eh, nagbigay pa si Mayor Lacson noon? Oh, wala. Oh. Ibig sabihin, it's not the amount. It's the act of the city government giving importance, value, and understanding to our elders. At ang sinabi ko, botante hindi, may sakit o wala, pantay-pantay ang mayaman, middle class, at mahirap. Tama ba? Ngayon, bakit nila binago? Bakit nila pinuporpit? Ibig sabihin, minuminuto, yung senior citizen, kinakabahan ngayon. Baka bakit? E baka pag-araw ng payout, may sakit ako, hindi ko makamig. Tama ba? E nung araw po, sa atin eh, sa totoo lang, ano sinabi ko noong araw? Kayo rin nung humusta ha? Kung wala po kayong Alzheimer, kung naalala nyo lang, sabihin nyo kung yung totoo ito. Noong panahon natin, nung inumpisahan natin yan, pag hindi mo nakuha yung first quarter, sa second quarter, doble. Tama ba? Retroactive. Hindi mo nakuha first quarter, second quarter, third quarter. Tama ba? Pag hindi mo nakuha January hanggang November, pagdating ng December, anim na bulig. Tama ba? Kasi sabi ko noon, mga nanay tatay ko, lolo-tola ko, pumanatag kayo. Pag hindi nyo nakuha buong taon, huwag kayo maglala, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Ibig sabihin, panatag yung ating mga matatanda na hindi na nila kailangan, e biri mo, nagpunta ka lang ng SM San Lazaro, ha? Nag-grocery ka, o nanood ka na sine, e nagkaka-pay out sa barangay. Pagbalik mo, wala na. Ano nangyari sa'yo? Ah. Kinakabahan ka ngayon.